Good morning, guys. So today, ang aga kong gumising, pero ang late na ako lumabas ng kwarto ko kasi ang daming hananet sa buhay, marami pa akong ginawa. But then, look at that. Nagulat ako nung sumilip ako sa labas dahil parang sunset yung datingan ng sunrise today. Sobrang ganda, as in. Good morning, everyone! So for today's video, chill lang ang vlog na to. This is the normal day at work here in the island. Here, I'm eating with my colleague. This is a normal routine that we have every time. Ito yung lunchtime namin. And yung mga makikita nyo, mga small creature na ini-insert ko in between, sila yung mga nakikita ko sa along the way bago ako pumasok. I might not film the entire day or yung pinaka-actual work ko dahil it's not allowed to film. But I'm trying my best to show you guys what I'm doing here in the island and how's life's going on here. Please enjoy! Akala niya talaga house niya yun, no? Oh. Kasi ng mga tao, shell niya. Come! Hello everyone! Kakatapos lang ng aking duty, medyo nagpalit na tayo ng damit. Yeah. My day turned out so well. Excited na akong umuwi para mag-film nito at para ma-share ko sa inyo kasi I think this will be worth sharing talaga. I would like to share with you guys what happened to my day and how God amazes me. One of the most amazing day that I had here in Dili. Just that I discovered so many things that God can
really do to your life. I woke up early, it's the same routine that I had, but this time I said to myself, okay, let's change this one. Dun sa daily devotion ko or dun sa aking daily meditation, ang isang nag-strike sa puso ko doon ay, you don't believe that just putting your trust to God, that even the impossible things will be possible. Yung sa David and Goliath, Goliath sobrang laki niya, sobrang higante, sobrang armored. Si David, ano lang siya? Ordinaryong tao, maliit lang. Tapos wala pa siyang gear, ang tanging meron lang siya ay yung slingshot. Pero ang meron siya sa mga panahon na yun, yung bala ng tirador na yun, at yung tirador itself na yun ay may God's favor. So, he defeated the giant. He showed to the world what faith can do. Faith can move mountain. So today, I just put my trust. I just pray. And when I pray expectantly. Nag-expect ako kasi pinagdasal ko. Sinabi ko lang today na, ah, sige, today will go, this is going to be amazing day. Everything will work according to God's plan, not my plan. And no one can annoy me. No one can take away my peace today because I know my place to God. Even I don't get everything on my way, I will not be upset. I'm not willing to give up the peace that I'm feeling right now. Yung energy ko talaga, mga besh, yung positive energy ko talaga today, iba talaga, iba. Pasok na ako, everything's the same. Pero pagpasok ko, may isa akong colleague na tinanong niya ako, Annette, how are you today? I said, I'm good. Today's going to be amazing day. Ako nang ganun. Tapos tinanong niya ako, in what way? Can you tell me specifically how it will be amazing day? No one can annoy me. What else? Parang pinipilit niya ako, be specific. Then sabi ko sa kanya, lahat ng guest na mahahawakan ko, syempre, besh, magtatagalog na ako. English ko siya eh, nahirapan na ako. So, ngayon, tatagalogin na natin. Lahat ng guest na mahahawakan ko, lahat yun, magre-request sa akin. Kanina, nung nagdadasal ako, sabi ko, Lord, sige, today gusto ko yung guest na mahahawakan ko, kahit paano may mag-request sa akin. Pero God never failed to amaze me. Sobrang yun yung prayer ko kanina. Tapos yung tinanong ako ng friend ko, ano bang, bakit mo nasabing amazing day today? Parang ni-reaffirm ko lang yung prayer ko na sabi ko, today, lahat na mahahawakan kong guest, i-request ako. Today, which is very impossible kasi yun mangyari. Kasi, especially, hindi talaga kasi ako therapist. So, receptionist ako nag-start, diba? So, nag-transition ako into therapist job this year. Ako from being a receptionist to beauty therapist and now a full-blown therapist. So, kumbaga, nakikipagsatayan ako sa mga veteranong mga therapist na matatagal na, at tatagal na. At ako, sobrang baby pa lang ako when it comes to this. So, pag may nagre-request sa akin, parang nagiging laughing matter na lang siya sa pantry ng mga colleague ko na, ah, oh, may request na siya, ganyan. So, parang nagiging katatawanan na lang siya. Pero sa akin ngayon, nagulat ako, lahat ng hinawakan ko, mga besh, lahat ng hinawakan ko, lahat yun nag-request sa akin. Actually, lima yun. Dahil hindi na nag-fit in sa schedule ko yung isa. Yung isa, ginive up ko na, nasabi ko sa ibang therapist ka na lang. And it's very rare to happen. It's because, man talagang sa pagalingan ng skills, hindi ako magaling. Ako yung pinakakulelat sa kanila. Pero kanina, sabi ko, mahahawakan ko, hindi sa skills ko, at hindi sa experience ko magbe-base. Ang maramdaman nila, hindi yung stroke ko, yung massage ko, ang mararamdaman nila, yung intention ko. My intention to each and every guest that I will have is to give them the relaxation that they are looking for at that moment. That's why they are paying big amount. Ang mahal kasi ng massage namin, parang 10,000 isang oras, di ba? 10,000 pesos, $200. So, lahat na mahahawakan ko, mabibigyan ko ng relaxation that they need that time. And yung kamay ko, pinanalangin ko lagi, nahahawakan talaga siya ni God para yung touch ko, hindi ko touch ni God. Yung skills ko, hindi ko skills. Bigay ng Diyos yun. I won't rely on my own. I will rely on God. 8 hours pa. And then, kakatapos lang mga treatment namin. Tapos, tinanong niya ako, yung tapos na kami. Oh, Annette, how was your day so far? Excited to see you, to share to you that all the guests that I handled today, everyone requested me and they rebooked themselves again for tomorrow. Lahat ng booking ko tomorrow, from yung 8-hour shift ko, lahat yung request guests. Naglilinis ako ng room. Sabi ko, Lord, ang galing mo. Grabe, you never fail to amaze me. Ang sinabi ko lang, magkaroon ako ng request guests. Hindi ko naman sinabing lahat. Pero, naiyak talaga ako kanina, promise. This is faith. Faith is something that you don't see but you trust. Faith is something that
knowing that God is in charge. Yung parang sinabi ko lang na, ito yung mangyayari today. Nakaka-amiss lang kasi pinirove niya sa akin, hindi lang isa. Pinirove niya sa akin lahat. O sige, Annette, lahat ng mahahawakan mo. Kung yan yung request mo, lahat ng mahawakan mo, babalik sa'yo, pagre-request ulit sa'yo for booking. Sobrang na-amaze talaga ako. God really amazes me. Kasi, hindi naman ako, inaamin ko naman na hindi ako kagaling ng therapist. Pero bakit willing bumayad ng mga 15,000 pesos kung i-convert natin sa Philippine money? Willing talaga sila mag-spend and they really look for me. When you pray, mag-expect ka. Expect mo talaga na nagdasal ka, ito yung mangyayari. Tanong mo lagi pag nagdasal ka, teach me how to glorify you today. I want my day to glorify you. Pag inuna mo yung Diyos, ibibless ka niya abundantly. Realize ko na kanina na maiyak-iyak talaga ako na, grabe Lord, sabi ko isa lang. Bakit apat? Bakit? Totoo pala yun na pag nagdasal ka pala, kasi yung pag-prove niya sa akin kanina, clean ko na siya eh. In-expect ko talaga siya. Pero alam nyo naman, at the back of my mind, swertihan lang yung request, swertihan lang, siguro makakakuha ko ng isa, okay na yun. Pero pre-love sa akin ni God, hindi, lahat ng hawakan mo talaga mapupunta sa'yo. Pag in-honor mo siya, pag sinik mo yung will niya, pag siya yung inuna mo sa araw na to, amaze ka on how God will work on your life. Power, yung power ng prayer, mga besh, grabe. Iba talaga yung power ng prayer. Sobrang, kung may isang bagay kayong paghahawakan, yung lucky charm nyo, yung lucky day nyo, yung lucky color nyo, panghawakan nyo na lang yung prayer nyo. Kasi mas lucky yun sa lahat ng mga lucky. Mas favored yun sa lahat ng mga mantra na nire-recite nyo. Prayer makes everything possible. You will be amazed on how God will work on your life if you seek His will every day. Isa lang to sa sobrang petty example. Kaya lang na-amaze lang talaga ako. At parang na-touch lang talaga yung puso ko kanina. Parang worth sharing to. Kasi sobrang nakaka-amaze kung paano i-prove ni God na yung prayer mo pinapakinggan niya. Yung imposible, gagawin niya posible. This experience need to be shared. Ayun. So, maraming salamat for watching. Hope you enjoyed this vlog. And if you do, please do give me a thumbs up. And would you mind sharing this with your friends and family? Especially yung mga gusto lang makarinig ng mga chill out vlog kagaya nito. Like, comment, and share. And subscribe. And if you already did, please hit the notification bell so every time I upload new video, updated ka. Thank you. Be blessed. Stay blessed. And be a blessing to others. Bye!